This one's for all my people hustling through their 9-to-5s. If you're sick of your job, sick of your boss, if you feel like me, sing along now. Come on, come on. I don't need no 9-to-5, and girls sing. I don't need no 9-to-5. Everybody in the club, come alive tonight. Dumaan ng ilang araw, hindi na nagpakita ang tatay. At makaraan din ng 3 linggo, wala pa rin itong paramdam. Kaya nagpasya siya na magpaalam sa kanyang anak pansamantala at ibirin ito sa kanyang matalik na kaibigan. Ang babae ay nagpunta-punta sa iba-ibang mga baryo hanggang sa natagpuan niya ang bayan ng Kolama. Nagtanong-tanong siya sa mga mamamayan nito. At may lumapit sa kanyang lalaki. Ikaw ba si Ana? Isa akong kaibigan ni Ramel. Nagulat si Ana kung ba't kilala ng lalaki ang kanyang asawa at ang sarili niya. Ako nga, paano mo nakilala ang asawa ko? Ika ng babae. Sumagot ang lalaki nang, nakasama ko siya noon sa digmaan. Ako nga pala si Dapaw ta. Ano bang nangyari kay Ramel? Sagot naman ni Ana. Noong una, lumapit siya sa akin dahil hindi daw niya alam ang gagawin sa sobrang sakit sa pakiramdam. Pero makalipas ang ilang araw, may isang lumapit sa kanyang tao na malapit daw sa inyong bahay at sinabi niya ang katotohanan tungkol sa iniisip na tatay ng inyong anak. Napatanong na lang si Ana kung bakit hindi pa bumabalik si Ramel sa kabila ng pagkakaalam niya sa katotohanan. Kung gusto mong malaman kung bakit wala siya dito ngayon, siya ay lumisan dahil ayon sa kanya, siya ay napupuno ng hiya at hindi niya kayang iharap ang mukha niya sa inyo. Ika ni Dapauta. Nagkaroon ng ideya si Dapauta kung saan nagtungo si Ramel. Subalit ayaw niyang may masamang mangyari sa mga mahalaga sa kanyang kaibigan kaya naman pinabalik niya na lamang sa tahanan nila si Ana. Subalit si Ana ay naitulak ng kanyang pagmamahal kay Ramel kaya naman ito ay hindi nakinig. Hindi mapilit ni Dapauta si Ana kung kaya't pinayuhan niya ito na magpunta sa silangang direksyon. Kung nais mo talagang malaman ang mga nangyayari kahit ngayon ay wala akong kamalay-malay, magtungo ka sa may silangan. Maaari mong matagpuan ng isa pang kasamahan namin noon. Ang kanyang pangalan ay Yo. Yun lang at mag-ingat ka dahil maaring nag-aantay pa rin sa'yo si Ramel. At wala nang pinatagal na panahon si Ana. Siya ay agad na nagtungo sa direksyong tinuro ni Dabauta. Ilang araw na siya nagugutom subalit hindi siya nagpapa-apekto dito. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakbay, mayroon siyang natagpuan maliit na baryo na mayroon lang mga bilang na kabahayan. At isang lalaki ang nagsalita at ang sabi ay, ang tao talaga minsan parang balani na bato. Pag bumaliktad ang kalooban, bigla-biglaan lalayo. Si Ana ay nagulat ng kaunti dahil hindi man lang niya naramdaman ng paglapit ng lalaki. Huwag kang mag-alala. Kilala kita. Ikaw ang asawa ni Ramel. Ako ay kanyang kababata. Subalit wala akong pangalan dahil ako'y isang batang ulila. Tawagin mo na lamang ako bilang Yo. Dahil yan ang ipinalayaw sa akin ni Ramel. Teka lang. Bakit ang dami yatang Hindi ka maaaring magalit, kundi ikaw ay papangit. Ito ay plano ng isang tao na ang talino ay abot langit. Lahat na pinagdadaanan mo, hanggang ngayon ay may kanya-kanyang papel. Ito na ang panahon upang malaman mo ngayon na ang lahat ng ito ay pinlano ni Ramel. Nagulat na lamang sa narinig si Ana na halatang halata at bakas na bakas sa kanyang muka at mata ang pagtataka. Ito lamang ang aking payo, bago ka bumalik sa inyong baryo at salubungin ng anak mo, lahat ng bagay na pinagdadaanan mo ay mararapat lang natandaan mo.
Sa labis na dismaya, napauwi na lamang si Anna. Labis na pagod na lamang ang nadama niya habang naglalakad pabalik ng baryo. At habang naglalakad, naisip niya ang sinabi ni Yo. Biglang napagtanto ni Anna na ang Kolama, si Dapauta, at ang sinabi nito mag-iingat ka, at ang pagsuway nito pati na rin sa taong nagngangalang Yo ay may connection sa isa't isa. Napagtanto niya na ang nakatagong mensahe nito ay, "Mahal ko, patawad, dahil hindi ako nakinig, mag-iingat kayo." Dali-daring humarap sa direksyon na pabalik sa bayan ng Kolama si Anna, ngunit habang patakbo na siya ay may humawak sa kanyang kamay. Ito ay si Ramel. Sinambit ni Ramel ang mga salitang, "Pasensya na talaga. Alam mong mahal na mahal kita at mayroon akong itinago sa'yo. Ang pag-uwi ko sa ating bahay ay saglit na bakasyon lamang dahil kami ay babalik din kaagaran sa digmaan. Kaya naman napalayas ako dahil saglit na panahon na lang ang meron ako ngunit ganun kakomplikadong bagay ang bubungan sa akin sa bahay. Isang araw na lang bago kami pagtipunin muli. Pagtapos ng digmaang ito, hihingi ako ng ilang buwang pahinga upang mapagtuunan ko kayo ng atensyon ng anak natin. Hindi na muna ako uuwi dahil hindi kong gusto na mawala ako sa kondisyon at maging pabigat sa aming pangkat pagdating sa gera. Muli, patawad at mag-iingat kayo, Anna." Habang naglalakad palayo si Ramel, ay hindi nila mapigilang dalawa ang pagtulo ng luwa sa kanilang mga mata. Naintindihan ni Anna ang sitwasyon kaya bumalik na lamang siya sa kanilang baryo at inamin sa kanyang anak ang katotohanan patungkol sa kanyang ama.